Nirereklamo namin yung isang kandidato sa District 5, si Ms. Rose Nonolin, ng vote buying. Sinampahan ng reklamong election offense na vote buying ng grupong koalisyong Novaleño kontra Corruption et al. Si Rose Nonolin. Ang respondent ay kasalukuyang tumatakbong kandidato sa pagkakongresista ng District 5 ng Quezon City. Ayon sa abogado ng mga complainant na si Attorney Paulo Mabaza, sangkot din umano si Lin sa kontrobersyal na pagbili ng personal protective equipment sa Farmaly. Batay sa reklamo, namimigay umano ng ₱500 si Lin sa mga nagtutungo sa kanyang headquarters araw-araw. The basic vote buying, yung mga sasabi na ayuda, and then magpapatawag ng tao, mga scholarship, tapos of course in exchange of the for soliciting their votes of these voters ng mga rehistradong botante ng 5th district ng Quezon City. Sa video mula sa mga complainant, makikita ang paglabas ng isang babaeng nakaasul na damit mula sa sinasabing headquarter ni Lin. Inabutan ito ng puting sobre ng isa pang babaeng nakapulang t-shirt sa labas ng pintuan. Pagkatapos, may kinuha ang babae sa sobre na tila pera at ipinasok sa kanyang bag at saka umalis. Bukod dito, may mga larawan din ang perang nakalagay sa brown na envelope na sinasabing ipinamibigay ng respondent. Marami po kasi dito, karamihan sa amin ay mga presidente, mga opisyales ng mga iba't ibang asosyasyon sa Novaliches. So hindi lang po sa mga kamag-anakan, pati po yung mga miyembro namin, nagre-report sa amin ng sinasabi nilang ginagawang vote buying doon sa iba't ibang headquarters ni Rose Nonolin sa District 5. Samantala, sinisikap ng UNTV News na kunan ng reaksyon hinggil dito ang respondent. Ngunit ayon sa kampo ni Lin, ibibigay nila sa validation team ang request at dadaan pa ito sa screening at approval. Samantala, ayon sa COMELEC, mula nang i-activate ang task force kontra bigay, ay 2 formal na kaso na ng vote buying ang natanggap ng komisyon. Binigyang diin ni Commissioner George Erwin Garcia ang mga reklamong ito ay umpisa lamang at dapat magsilbing babala sa mga mamamayan. Ngunit nilinaw ni Commissioner Garcia, hindi rin dapat makompromiso ang presumption of innocence ng mga naakusahan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.